Yun, I'm back again. This is my third vlog para sa aming heaviest and heaviest machine gun. Nakikita mo naman, the unboxing namin ang LCD PKP. This is the review of LCD PKP and what is this? See you in this vlog. Yun! Bumalik na tayo ulit sa atin. Ayan, i-unbox na natin siya. Medyo magaang kasi nandiyan pa naman yung laman niya. Hintayin lang natin. Umuga-ago kasi nawa ako. Baka mag-ulag. Tayo na ako konti. Ayan, bago na naman ang aking suot. Naka-gorka ako ngayon. Pero half body lang siyempre yan dahil mainit dito. At naka-skimas ako. Hindi nyo nakikita yung mukha ko. So, ayan, unboxing natin ito in 3, 2, 1. Yun! Ito na sa wakas, finally. Ayan. Ayan ang PKP LCD namin. So, ngayon, konting review lang tayo about dito. Siyempre, ipapahiga ko mo siya. Mahirap siya i-review ng patayo. So, ayun. Whoop! Yun! I'm back again! So, na ang PKP bullpup namin. Hindi pala LCD PKP. Yan. Whew! Yan ako doon. Ito. Siguro ito na yung based on my experience ay kasi nga, caption namin ay heaviest machine gun ng Russia. Ayan, nakikita nyo naman. Whew! Siguro, once pa lang namin ito nagagamit in-game. Kasi nga, hindi siya biro ang bigat. Ang bigat nito ay 11 kilos. Ayan, nakikita nyo sa caption, 11 kilos. Ayan, kahit timbangin nyo pa. Ayan, but nakikita nyo may ano na agad siya, rails na B50. Pero nung kinuha namin yan, hindi yan included. Kasi hindi kami sponsored ng LCT, buyer lang kami ng mga LCT gun. Ayun, ganun kaangas. Yan, ito din grip, hindi din to kasama, hindi din included no kinuha namin. Next, yung steel. Ah, napakaganda ng steel ng LCT. Ah, so, nakikita nyo naman, di ba? Yan, nakikita. Yan, AEG lang siya. Yan, hindi siya real gun. As a toy lang din siya. Yan, ganyan kaganda, di ba? Ang kita nyo, bagay na bagay dito sa suit ko. Na Gorka. Russian talaga ang trip naming style sa Team Panike. Yan. Ito, once nga lang namin siya nagamit kasi almost lagpas na din siya 11 kilos kasi ang dami na nalagdag. With BBs pa, 1 kilo din ng BBs. Yun. Siguro yung price later na mayana muna. Yan. So, ayun, nasan yung magnet ko? Wait lang. Pakita natin na steel talaga yan. Ito. Ayan, nakikita nyo naman, motor yan, ayan, pang rifle, motor, ayan, steel yan, ayan, steel, ayan, pucha, ang hinanong magnet, ito, ayan, ayan, steel, kitang-kita nyo yan, steel, diba, ayan, ayan, lahat naman yan, hindi naman kami niloko ng LCT, dahil the best ang LCT pag based on performance, upgrades, lahat-lahat, ayan, ayan, kung ilok mo ng pumuno tayo. I-lock mo siya ng close. Napakaganda niya. Wala siyang labis. Walang kulang. Perfecto ang pagkakakuha namin dito. Ito ang switch niya. Ng pull auto. And wala siyang single kasi hindi naman niya kailangan. Dahil pag machine gun. Yan. Yan. Kasi yung spring. Yan. Upgraded din siya. Siyempre kami pa. Timpanin mo lang hindi mag-upgrade. Pero saktuhan lang upgrade niya. Hindi open FPS, hindi pang ano lang, 450, sakto 450 lang siya. Ayan. So ayun, may photo shoot din ako nito, photo shoot. Hintayin nyo lang at mga cool pics na edited na din syempre. Pwede nyo pang profile kung gusto nyo, kasi hindi na makita mukha ko eh, kaya okay lang din. Ito yung suit ko. Ayan, kung gusto nyo pakigaya, pero wag naman sana. Ito, tututin yung ski mask, maangas yan. So ayun, nakaano din siya. Open ko lang. Naka-LCT gearbox. Ayan. LCT gearbox din siya. Worth it ang kuha namin dito kasi did you hear the sound? Did you hear the sound? The breaking chain. Maganda. And charging handle niya sa likod. Mahirap siya ikot kasi napakabigat. Ayan. Ayan ating cameraman. Siya na ang gagawa ng paraan. Ayan. And next, ang quality ng steel niya ay
kung i-compare natin siya sa ibang airsoft gun ay napakaganda. Napakalayo ng quality ng metal ng LCT. The best. Kaya yun din siguro ang isang dahilan bakit sobrang bigat. Ito. Ayan, nakikita nyo naman ako. Napaka-the best nito. Kung gusto nyo naman pang forma, malupit talaga at pang mga display na barrel, recommend ko talaga ito. Pero kung wala kayong ganun kalaking budget, meron din naman ibang tatak. Yung Raptor, kagaya nung same ng bullpup namin, mas mahal ata yun. Oo, alam mo, mas mahal yun. Ito mas makakamura kung sa LCT. And sa quality, halos goods naman sila parehas, maganda. Ayan. Tapos, AEG to ha. Wala tong GBB to, bore action. Huwag naman kayo parang sila. AEG lang ang machine gun na ganito. Ayan. Yun nga, sabi ko, sobrang bigat. Pero napakaangas. Yan ang sabi, sabi ko, napakaangas. And next natin, ang price nito worth, ayan ulit, tanongin ulit natin kay kuya kasi siya bumili, hindi ako. Kaya, feeling ko, pangalawang motor niya to eh. Yung pangalawang motor niya na to eh. Kaya, ayun, so ayun, makikita-kita ko lang ulit ang box. Sobrang laki, di ba? Pwede mong higan, tapos magsisisi ka ng konti. Masakit yung... Then, ano ba kuya ang price? 42,000. Diba? Miyo-miyo. Pero hindi kami ganun. Hindi kami miyo-miyo. Kaya na mag-miyo. Kami kasi airsoft lover kami yan. Kung kulang lang kolektahin namin ng mga machine gun ng Russian. Ewan ba dami ba trip namin ng Russian? Arsenal? Dahil number one, cool siya. Pang lalaki talaga. Hindi kagaya ng mga M4. Beep! Wala na. Joke lang. Hindi kasama yun. Russian lang tayo. Hindi tayo maninira ng ibang trip nila. Ayun. So, ayun. Ito ang trip kasi talaga namin. Kanan Arsenal. Ayan. May dami rounds din kami. Para dito, hindi lang namin kinabit kasi wala yung gunsmith namin. Pero pinapatong lang yun. Baka isipin nyo eh. Mahirap siya kabit. Next. Internals. Upgraded din. Worth 5,000. 5,000 to 6,000 lang naman. Mababa lang upgrade nito. Kasi natatambak lang. Totoo lang. Natatambak lang siya. Kasi once lang namin siya nagamit sa dami ng machine gun. Meron kayong iba-ibang machine gun dyan, yung lightweight. So, ayun, bago ako mag-end, madami pa akong chika. Next ay, ito ay napaka-good quality upgrade. Simply-simply lang, ano to, around 470 to 450 FPS lang upgrade namin dito. Rope niya ay mababa lang din kasi nga, iba ang magazine niya, hindi siya same ng other brand na auto-wanted. Ito kasi de-button pa. Ayan, para konting tips lang din, ang LCT PKP, ang magazine niya ay may button pa para mag-wind. Hindi ka ganun iba. Naka-auto-wind na direct to battery. Next, may solo battery din. Ang box magneto. Hindi siya same ng iba na isang battery lang. Patigan. O mag-auto-wind na siya. Auto-process. Ito may hiwalay na maliit na baterya. Kung alam niyo sa maliit na picture. Ito kung nakikita niyo, HPA battery siya ginagamit. Pero din to. Yan. Kaya yung iba ginagawa itong HPA. Kasi nga, mas malakas, mas maangas, pero hindi namin gusto yung may tanke para may buntot eh, corny. Hanggang dito lang din kami. Next, pag binili nyo to, wala tong B50 rails, parang siyang kalbo. Pero yan, binili ng aking kapatid, yan din. Ang worth it nito ay 5K, and this one is 1.8. Yan, so siguro 42,000 ay siguro almost 50 din ang nagastos dito, kasama na din ng upgrade. So ayun, yun lang ang aking mag-share sa aming PKP LCT na napaka-angas. So ito ang aking mga picture.